Hello, hello, hello everyone! Andito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Sabayan nyo kami na uminom ng mainit na tsaa at para sa hapong ito, ang kasama natin ay hindi isa. Not one, but two. Walang iba kung hindi si Ernie and Ernest Makalalad. Hello tayo sa ating audience. Hello po. Hello. Good morning po. Ay. Inom na tayo. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Alam niyo naman, June tayo ngayon at talagang we are celebrating fathers. Yan ang ating serye. At tulad ng mga napanood nyo nung nakaraang Lunes, ang dami nating natutunan, it is truly a celebration. Pag sinabing celebration, hindi lang yung kakain sa labas. Kung hindi yung buhay natin na araw-araw sineselebrate natin at ipinagdiriwang dahil sa presence ng mga daddy, mga papa, mga fathers at tatay sa buhay natin. At ngayon, sigurado ako sa inyo na dalawang tatay ang kasama natin. At pangalan-pangalan pa lang, nakuha na ninyo talaga, Ernie and Ernest. So ang una ko muna, syempre, yung senior. So Kuya Ernie, ang unang katanungan sa'yo dito sa programa natin ay age reveal. Ilang taon ka na ba? Ako ay 69 years old na. Kala ko'y dudugtong kung kailan magsi-70, eh, no? Kung kailan yung birthday, eh, no? But anyway, meron siyang junior. At katabi niya, junior ba? Medyo po, pero walang po kasi. Oo nga, eh, no? Talagang pinutol talaga. Pinutol eh, po no? Talaga. Parang modern name. Yes po. So ikaw naman, age reveal din tayo. 40 years old na po ako. Sarado. So, okay. Isang magsasara ng 70, isang magsasara ng 40. So, mahaba-habang dekada itong pag-uusapan ho natin ngayon. Pero bihira ho kasi at parang first time lang natin na nagkaroon ng bisita na mag-ama na sabay na naririto. Yung mga dating napapanood natin, isa-isa lang sila. But for this episode, nakita ho natin paano yung journey ng dalawa, ng mag-ama. So, si Kuya Ernie ang unahin natin kasi sa buhok na buhok pa lang talaga, di ba? Yan ba ay namana mo sa iyong tatay? Hindi. Kasi tatay ko kalbo na eh. Nakalbo na siya nung tumanda na siya. Pero puti din ang buhok niya. So, Kuya Ernie, ilan ba kayong magkakapatid? Kami ay 6 na magkakapatid. Isang babae. Oh, meron talagang nakalusot na isang babae. Oo, hinabo nila yung... Ayan. Eh, nung panahon nyo ba, uso na ba yung mga Father's Day? Wala akong naalaala. Walang ganon. Walang ganon. Walang special celebration pang tatay? Wala. Pero ano naman na naaalala mo? Let us give honor to your father. Ano naman po ang naaalala mo? Ano magandang alaala mo sa kanya? Ang tatay ko kasi, usually hindi kami masyadong close kasi ang trabaho niya malayo. Every weekend lang siya nasa bahay namin. Then, kapag Monday, uwi na siya sa kami. Ang naalala ko na sa kanya, basta tuwing Linggo, kami ay sama-sama nagsisimba. Wow! Pero may requirement, 2 o'clock, huwag ka lang kakain, huwag ka lang iinom ng kahit ano, bago magsimba. Oy, naku, lolo sa lolas, talagang pinapatupad nyo ba yan sa buhay ninyo? Baka mamaya kakainom pa rin ng kape, o dali, simba na tayo. Sa inyo, kakaiba, talagang religiously. Oo, talaga, oo. In-observe mo yun. Walang matutulog habang nasa simbahan. Ah, yun ang pangalawa. Hindi lang kakain at iinom bago magmisa. During the mass, bawal pumikit. Bawal pumikit, bawal matulog. Kaya, tiis-tiis ka na lang, makinig ka na lang. Ganun lang kami. Tapos, saka yung tatay ko kasi, hindi siya yung tipong masalita. May action siya eh. Pero hindi naman yung action na nakikita lang niya. Pagka nagagalit siya sa amin, nakikita lang niya na galit siya. Then, kami, mga kapatid, bahala na kami mag-ano na, galit si tatay.
tumahimik na tayo. Ganun lang yun. Ano bang madalas sa dahilan bakit siya nagagalit? Eh, kasi, kasi minsan eh, alam mo na, mga bata pa kami, ayaw namin yung mga trabahong bahay. Alam ko na, tumatakas. Tumatakas kami. Sa kainan, ang regulasyon, ang huling tumayo sa mesa, siya magliligpit. So, una na kami ng pagmalapit ng matapos, di, nakasay na. Sino nag-invento niyang rule na yan? Yung mga kapatid mo nakatatanda sa amin. Sige ah, ang mahuli, siya magliligpit. Eh, kasi ang babagal kumain. So, kain na kami ng bilisan na. So, sino matapos. Po ang naiiwan? Yun na sino nga, kulelat? Usually, yung ano eh, yung pangat sa amin, kuya ko. Na, siyempre, naiintindihan naman kami. So, ang papaiwan na lang siya, kung may maiwan man, halimbawa ako, eh maliit pa naman ako noon. Siyempre, hindi naman ako pwede magdikpit mag-isa. Siyempre, tutulungan. So, tulong-tulong pa rin naman. Pero kung makakalusot lang. Kung makakalusot, saka yung paghuhugas. Ang problema yung paghuhugas. So, hindi naman kayo nakatikim ng palo pag ay, sobrang kulit nyo? Nakatikim kami ng palo. One time lang naalala ko, nagalit sa aming tatlo magkakapatid. Yung sinundang ko, ako, tapos yung panisang yung tatlo. Pinadapa kami sa kama. And then, may sinturon. Siyang hangpas. Tatlo kagad ang tama. Siyempre ako, dun ako sa bandang malapit sa tatay ko para hindi masakit. Yun lang naman ang ano yan. One time lang nangyari sa may strategy ka talaga. Oo. So mula ano, nagtanda na kayo? Oo. Talagang as in, tingin pala ng tatay ko, sut-sut pala ng tatay ko, tumahimik ka na. Huwag ka nang katikilos. Hindi naman, wala namang, ano, wala namang physical, ano. Basta lang mata lang, tawagin na yung pangalan mo ng Diyo, madiin. Eh, sumunod ka na. So, babalikan ko yung sinabi nyo kanina, nagsisimba kayo regularly. Saang lugar yan? Saan probinsya ba yan? Ah, kami kasi, ano, sa Daet Camarines Norte, St. Francis ba yun? St. John. Doon sa Daet mismo. Daet. Hmm. Kaya, pero ako kasi pinanganak ko sa ibang bayan. Pinanganak. Kaya, makya ko sa Daet na. Mm. So, yung ibang kapatid mo? Doon din sa Daet na kami lumaki. Mm-hmm. Kasi from Jose Panganiban, Camarines Norte, lumipat kami ng Daet. Ano ba yan? Tagalog ba sila? Hindi. May salita eh, no? Bali ko ano ni? Tagalog Bicol. Tagalog Bicol. Mm-hmm. So, hindi mo nasasalita yun? Hindi ako masyadong sanay magsalita ng Bicol. Usual ang usapan namin sa bahay, Tagalog. Pero may kaunti rin Bicol, pero hindi masyado. Pero nakakaintindi naman ako ng mga simpleng salita ng Bicol. Ako, talaga masarap itong mga kwentuhan na ito. At nakakatuwa ho kasi ngayon katabi niya yung kanyang anak. Ang tanungin natin ngayon si Ernest. Ernest, naabutan mo ba yung lolo mo? Opo, naabutan ko naman po siguro until mga high school po ako. Ah, so mahaba-habang panahon yun. So meron ka namang memories ng lolo mo at parehas ba sa kwento talaga ng papa mo? Kasi si tatay tawag namin sa lolo namin. Usually nagpupunta kami sa Daet kina Daddy tuwing Holy Week. So, minsan nag-extended vacation kami doon for another week dahil bakasyon na nung time na yon. So, usually, isa ko doon sa mga naiiwan bago umuwi ng bahay namin sa Cavite. So, isa sa mga naalala ko noon ay tuwing mahal na araw, pupunta kami sa beach, sa Bagasbas Beach. So, lagi po kami dinadala nung lolo ko na nakamotor. So, usually, ako yung angkas-angkas niya hanggang sa beach hanggang tapos ibabalik din kami. Pero kung marami naman po kami magpipinsan, kakapatid, isinasakay naman kami sa malalaking kalesa, papunta pa rin po sa beach. So usually, nakatikim kayo ng kalesa? Opo, nakatikim. Yung kalesa, kabayo talaga yun. Kabayo po talaga, opo. Pero hindi yung katulad nung nasa Intramuros na turista na. Yung malalaki talaga na
kasi siguro mga 10 tao po yung kasi. Malaki po talaga. Eh, paborito ka ba ng lolo mo? Hindi ko po masabi, pero madalas po kasi ako talaga doon nung bata kami. So, isa pang naalala ko kasi yung lolo ko mayroong franchise ng mga tricycle. So, tuwing gabi, yung pag ni inano na yung mga boundary. Mm-hmm. So ako inutusan magbilang ng pera. Ah, talaga po. Tsaka mag-ayos na po. So yun po yung naging ano ko sa kanya. Partner na pala in business talaga. Eh, tsaka kasi usually pag bunso kasi, di ba? Okay. Kasi medyo bunso malapit po kasi ng bunso. Correct, correct. Po, so si Kuya Ernie naman, kumusta naman ang mommy? Ano naman ang naging role ng iyong ina sa pagpapalaki sa inyong magkakapatid? Kasi ang nanay ko kasi, teacher. Kasi kami kasi family of teachers. Sa lolo ko teacher din. Nanay ko teacher ko, teacher. Ate ko teacher din. Kaya siya teacher din. Yung, pero nanay ko kasi, nalilipat siya ng destino. Sa malayo. So, ang kasama ng namin, umuwi din naman siya sa hapon. Pero pag days, ang kasama namin, may kasambahay kasi kami. Yung nag-asikaso sa amin ng yung pagkain namin, yung damit namin, pagpasok namin. Pero ang binibili lang nila sa amin, promise gold sa bahay. Ganun lang, walang side trip, ika nga. Para sabi nga niya, maiwasin yung disgrasya. Kaya ganun na ginagawa namin. So, Kuya Ernie, kung ano ka, coming from a family of teachers, bakit nalagtawan ka? Bakit hindi mo pinangarap maging teacher? Kasi isa lang kailangan eh. Isa lang. Kahit pamangkin ko, isa rin lang ang teacher. Si pamangkin. Kota na. Kota na sa iya. Gasa lang siya naman. Ang bilis ipasa ni daddy no sa iyo no na tama na ikaw na lang yon. Ganun lang. Para at least meron isa. Binibiro po natin kasi si Brother Ernie kasi mahiyain no. Chill-chill lang siya. Kaya imposible siya maging teacher. Kasi mahiyain talaga, di ba? Parang konti-konti lang kanya mga sinasabi. Pero Kuya Ernie, ngayon na nagkaanak ka na, ilan ba yung anak mo? Ay, apat. Kala ko, mahuhuli ko eh. Baka lima eh. Apat lang talaga. Isa lang, apat lang talaga. Ngayon, ang panganay ko, si Erwin. Nasa Australia na siya ngayon. Pero nakapag-aral siya din ng school history niya. Nag-aral siya ng elementary sa Jesus Good Shepherd High School sa Imus. Lahat silang apat. Then, nung makatapos, nakapasok sa Manila Science. Then, nung makatapos, nakapasok naman sa Lasal, top. Scholar siya doon. Ang kinukuha niya ay Electronic and Communication Engineer. Then, nakapasa naman sa board exam. Ngayon, nakapagtrabaho, nakapag-asawa, nag-migrate sa Australia. May tatlo silang anak, tatlong anak. Hindi, baka malimutan eh, no? Malimutan yung pangalan baka, eh. Baka nakamit ng bilang. tapos yung pangalawa naman si Eric Erickson. Ganun din. Nasa Australia na siya. Pero, nag-aral din siya sa Shepherd. Tapos sa Mapua naman siya, nag-high school. Tapos, nag-aral din siya ng engineering sa Mapua. Civil naman. Nakapasa din siya sa board. Ngayon, settled na rin siya sa Australia. So mag-hello ka sa ating mga audience sa Australia. Hello, napapanood Australia. Ka rin nila. Ang kabutihan siya dalawa na yun, active sila sa CFC. Ah. Couples for Christ. Kaya sabi ko, buti niya lang. Doon sila na, kasi dito sa atin, may better rin sila, kaya lang mas na-improve sila sa Australia. Ngayon,
Yung pangatla ko, pangatlo ko, si Anna, eh, doktor naman siya. So, only girl yan? The only girl, pinakamatalino. May specific eh, pinaka. Oh, pinakamatalino, babae. Kasi isa lang siya eh. Ngayon, may tatlo siyang anak, medyo pinamampalad yung isa. Dalawa na lang. Ngayon, ang pinaka-best na anak ko. Totoo yun, ha? Pinakagwapo pa. Ito si Ernest. Kasi ito, maraming pinagdaanan ito eh. Although, sa Shepherd din siya nag-aral ng high elementary, sa Makuha din siya nag-aral ng high school, sa Lasal din siya nag-aral ng college. Napini, kasi sila lahat kasi napili ng anong course ang kailangan, gusto nyo. Pero ang usapan, kailangan tapusin. So natapos naman nila lahat. Ito kasi nakatapos din, mas pa. Kasi nakapag-doctorate na siya, nakapag-PhD sa Taiwan. So, very proud ako sa kanya kasi nag-iisa siya sa Pilipinas na nakatapos ng naiibang kurso sa Taiwan. On his own pagsisikap. Lumagas kami ay supporting lang kami sa kanya, kung anong kailangan niya. Pero most of ano, siya ang nagsikap. Kaya so, siya lahat talaga the best. So yung babae, pinaka. Yan, pinaka. Yung bunso, the best. Yeah. Isang Tagalog version at isang English version. Pero siguro nakikita nyo how proud a father is. Kaya nga na sasabi natin na proud yung daddy, no? Kasi talaga namang in-enumerate niya. At ang pinakayaman yata nila ay ang katalinuhan ng nagsabog ng liwanag ang Diyos ng katalinuhan. Parang binigay sa makalalad children talaga. Mula dun sa panganay, sa pangalawa, pangatlo, at ito naman, ang bunso is the best. So nabanggit Ernest na ikaw lang daw ang may ganung ano, tinapos sa Pilipinas, first Filipino ka ba? Sa pagkakaalam ko po, ako sige, po yun. Announce mo sa kanila, the first Filipino. Nagtapos po ako ng PhD in Space Science from Taiwan po. Kaka-instamant, Space Science talaga, hirap-hirap. Science nga lang, mahirap na ginawa pa Space Science, di ba? Pero anong pakiramdam mo, no, Kuya Ernie, nung inaaral ngayon? Di ka ba natawa? Hindi mo ba sinabi, anak, ano ba yung inaaral mo? Hindi ako natawa. Matuwa ako. Kasi, oh, biruin mo, nagmana sa nanay niya at talinuhan niya. Pala ko sa iyo nagmana eh. Sa kanya. Kasi usually kasi, siya ang mother, kasi Mrs. kasi ang, ano, sesyone kasi ang nagsusuport sa kanya. Kasi ako kasi siman ako dati. Lagi naman ako wala sa Pilipinas. Gusto nila ako dito minsan pagka uwi ko galing sa barko, 1 or 2 months, alis na naman ako. Kaya most of the year, school days nila, yung mami nila ang kasama nila. Kaya mami nila ang talagang nagpupus, mag-aral, sumuporta sa kanila. Ako ay ano lang ako, financial support na ako. So Kuya Ernie, masarap itong tanungin, biruan lang ho ah. Di ba siman? Ang joke nila, hindi akin joke yon. Siman loloko. O, paano naman ikaw yung maraming taon na nasa malayo ka sa iyong misis at pamilya? Hindi ka ba nagbinata dun sa mga countries na pinuntahan mo? Actually, hindi naman. Kasi, doon kasi, ano, ang posisyon ko kasi kailangan nasa barko pagka during operation. Kasi, electrician kasi ako sa barko, kaya hindi ako madalas pinapiyagan lumabas. Kaya, sila pumupunta. Sa totoo lang, sila pumupunta sa barko. Kaya lang, siyempre ako, busy ako, don't disturb. Kaya sabi ko sa kanila, tabi-tabi muna kayo, busy ako, okay, may trabaho ako.
Kahit sa gabi, magsasara na ako ng pinto ko sa bag. Kasi nangangatok sila. Kumakatok. Busy ako. Nang totoo po yan, mga siman, pinupunta. Pero noon yun, ngayon hindi na. Bag, karoon ng bombahan sa Amerika noon. Yung tawag yun? Twin Towers. Yung Twin Towers. Masad ng mahigpit. Hindi na po pwedeng basta-basta ka sasampahan ng mga hindi involved sa barko. Noon yun. Buti na lang, ano? Buti na lang. Nag-retire na ako. So maganda itong aming kwentuhan. Kasi nirapa siya sumagot talaga. Kaya umpisa pa lang kanina, kaya ganun ho yung trend ng pagtatanong ko kung talagang apat lang yung anak. Kasi nga, tingnan nyo, siya ang kinakatok, oh, di ba? Pero na-resist niya talaga yung temptation. So ngayon, hindi ka nininervyos na yung anak na babae ay magbabayad utang. Ay, hindi. Oh. Hindi. Good boy na po ngayon. Masayang kausap tong papa mo. Nung panahon naman na nandyan siya, kasi sabi niya, ano eh, mas maraming panahon siya sa abroad. Yung time naman na umuwi siya, okay naman kayo. Okay so, naman. Sunod lang loko ninyo sa kanya. Tulad po nung mga kwento niya, very similar po si daddy kay tatay na tahimik, few words, pero alam mo pag galit. Tapos gusto niya lagi sama-sama si Simba, kahit antok na antok kami sa umaga, si Simba kami. Tulad nung naranasan din niya nung siguro nung bata. Pinaranas din sa inyo. Oo, oh, ganyan. Ganyan siya. So, bawal maantok. Kahit bawal antok maantok na antok, ko. Babangon. Ako. So, in-apply din niya yung rule, bawal kumain at saka uminom. Yung kahit, Eucharistic fast. O kaya, kahit po sa tuwing nagsisimba, minsan may mga batang lumalabas ng simbahan, kumakain. Mm-hmm. Kami, lagi lang po kami talaga sa simbahan. Hanggang matapos yung misa. Ganyan po. So, very, very structured yung aming pagsisimba. So, before and after the mass po. So yun pala ang namana mo at ipinamana mo rin naman. So si Ernest naman, ganyan ka rin ba ngayon sa anak mo? As much as possible po, kasama po lagi yung pamilya ko, yung asawa ko, tsaka yung bibi ko pa nagsisimba. And good thing naman po yung anak ko ay very behaved sa simbahan, hindi po nakikilaro or di siya lumalabas. Paano niyo nagawa yun? Siyempre, di ba, typical sa bata eh, di ba? Mm-hmm. Yung bata pa lang, growing up pa lang, di ba? Talagang playful sila, di ba? Yung iiyak. Okay. Sa yon, paano mo naranasan yon? Paano mo na-deal yung ganun situation? Siguro po nakatulong yung pagpadala namin sa kanya sa isang Catholic school na may ganung klaseng education, Catholic education. So, very important sa amin yun na yung natanggap kong Catholic education ay matanggap din po nung anak ko. So siguro, we always make sure na yung during mass, behave siya. And siguro sinwerte na rin na talagang behave yung anak ko dun sa tuwing nagsisimba ko. Kasi Ernest, diba nakikita naman natin yan, Kuya Ernie, ikaw active ka sa simbahan, nakikita naman natin talaga, di ba ang mga bata ngayon, nag-i-scroll, di ba? Yung may mga dala ng mga tablet, di ba? Okay. Na nung panahon natin, hindi naman ganun. Ikaw, pinalalaki mo ba yung anak mo na... Siguro limited screen time po. So, pag may time na hindi talaga pwede, understanding naman yung baby ko na hindi talaga siya pwede gawin. Especially during mass, pag nagdadasal. Tapos, ano naman siya, hindi naman siya yung tipong kapag sinabihan mo na mag-stop na mag-gadget, nagre-resist na mag-stop, madaling kausap na pag-stop agad, and then she will do other things naman po. So magaling. Magaling ang anak mo, ha? Talagang natitrain talaga. So lolos and lolas, ang mga naririnig natin ngayong kwento ay mas madalas nating marinig sa mga mommies. Pero ngayon, yung mga kwentong ito na pinapasa sa atin ay kagulat-gulat kasi pinanggagalingan ay mga tatay, mga daddies na minsan ang concept natin sa pagpapalaki ng anak, hindi naman hands-on. Pero ngayon nakikita niyo yung principles behind, yung mga pinapahalagahan, yung value system. At ang isa sa nakita ko sa inyong mag-ama na pinahahalagan is the Catholic education. No, parang malaki talaga yung factor na contributory para sa paghubog talaga ng isang tao.
So, meron ba kayong gusto sabihin sa mga lolos and lolas natin sa nagpapalaki din ng kanilang mga apo at titos and titas sa nagpapalaki naman ng mga anak? Mauna tayo dun sa senior. Masasabi ko lang sa mga lolo at lola, enjoy nyo lang yung mga apo nyo. Kasi pag hindi nyo in-enjoy yung mga apo nyo, makalimutan kayo niyan. Tapos, wag niyong alagaan sa bahay ninyo. Kasi naging yaya na kayo ng mga apo nyo. Enjoy lang. Pag pumunta sa bahay nyo, enjoy sila. Then paalisin nyo sila. Pasyal nyo sila. Ibabalik nyo ulit sa bahay nila. Hindi na lang ganun. Pero yung sabihin, kayo na mag-aalaga, eh, kawawa naman yung iba na mga apo nyo. Kaya, enjoy lang. Walang... Tsaka pare-paras ang tingin. Wala yung favoritism sa mga apo. Napapansin na mga apo yan. Kaya yun lang naman yun. Kaya, so kaya Ernie, pwede walang favoritism sa mga apo. Sa mga anak lang. Ganon. Ah, sa mga anak, ganun din. Walang favoritism. Pero siyempre, di man maiwasan yun na yung mga anak ay... Eh, magkaroon ng special na, medyo patago lang, huwag mo nang bubulgar. Kasi makikita eh. Kaya, simple yan lang, kumbaga, ang pagbibigay ng pabor sa mga anak, sa mga apo. Yun lang naman yun. Yeah. Thank you. Si Ernest naman, meron ka ba message sa mga daddies din na katulad mo, mga young daddies? Siguro yung ano po, yung maging pasensyoso sa mga anak na kasi hindi naman yung pagdidisiplina, hindi naman po siya nakukuha ng overnight. So, you really have to be patient sa pagpapalaki sa mga anak natin. So, yun po yung priority na gusto kong i-share sa lahat. So, ang hirap nun eh, patience. Opo. Mahirap daw para sa atin, no? Pati lolos and lolas. Pero iba daw, Kuya Ernie, pag apo kasi, pagka daw mainit na yung ulo ng lolo and lola, biglang nawawala, nitiang ka lang ng mga apo. Totoo ba yon? Totoo yon. Yung pagod namin, tsaka bang nagagalit ka na eh. Pero pagka lambing-lambing ka lang apo, okay na. Go na ako. Peace na tayo. Ganun lang naman yun. Kaya kailangan talaga enjoy mo na lang yung mga apo. Huwag mong maaway yung mga apo. Lalo ng mga bata, laruin lang, laro. Sige, so marireveal ho ni Kuya Ernie sa susunod nating episode kung wala nga siya talagang paborito sa kanyang mga apo. Kasi mamaya-maya lang, baka mamaya ay marireveal niya na kung sino ang mga pinaka sa kanyang mga apo. Kasi sa mga anak, may pinaka at merong the best. At babalikan din natin si Ernest sa susunod nating episode kasi interesado kaming malaman dun sa iyong tinapos, sa iyong expertise kasi we are proud of you. At syempre, mga lolos and lolas natin, para ka na rin nilang apo. Kasi kung proud na proud si Kuya Ernie sa'yo, syempre kami rin ng mga Pilipinong lolos and lolas, titos and titas, ay very proud din. Kaya abangan ho ninyo sa susunod nating episode. Tandaan ninyo, ang ating serye ay Celebrating Fathers. Pero ngayon, sa ating pagtatapos, hayaan nyo na ako ang manalangin para sa dalawang ama na naririto kasama natin. At gayon din sinasama kong ipapanalangin ang mga lolos and lolas, mga lolos and titos, no, na nandyan sa kanilang tahanan at sumusunod dito sa ating programa. Pagdadasal natin, Prayer for Fathers. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. God our Father, bless these men that they may find strength as fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, subaybayan nyo kami sa susunod na Lunes. Dito pa rin sa 20% ang programang puno ng puso para sa
mga seniors at kahit hindi pa senior. We'll see you again next Monday. Bye!